Okay, so good morning, Sir Estesian. So, may ako po ulit si Ma'am Chim, ang inyong Filipino teacher, para sa ilang minutong discussion regarding sa inyong lesson. So, nasa third quarter na po tayo, ano? So, malapit na matapos ang school year na po. So, konting kapit pa. I hope po na dun sa mga nakaraang quarter, may na-impart na akong knowledge sa inyo or nabigyan ko na kayo ng kaalaman tungkol sa mga panitikan. Sa pagkakataong ito, tatalakayin po naman natin ay ang uri ng maikling kwento. So, sa nakaraang module ay yung nalaman ng kahulugan, nilalaman at kasaysayan ng maikling kwento. Para sa module na ito, inyo namang matututunan ang tungkol sa 10 uri ng maikling kwento gamit ang kwento ni Alex C. De Los Santos na pinamagatang ang Sastre. Diba natakil na natin ano yung kahulugan, ano yung kasaysayan ng maikling kwento, ano yung uri ng maikling kwento, at nakapagbasa na rin kayo ng iba maikling kwento. So pagkakataon ito naman, madidiscuss ko or ididiscuss ko sa inyo kung ano yung mga uri na meron ang maikling kwento. Okay, so discuss ko lang ulit. Ano nga po ulit ang maikling kwento? So sabi dito, ang maikling kwento ay isang uri ng aktong pampanitikan na kung saan ay mayroong kakaunting tauhan, tagpo at may isang kakintala na kayang basahin sa iisang upuan lamang. Ito ay may iba't ibang uri na maaaring ang ilan sa inyo, ang ilan ay inyo na nabasa. So sabi, uulitin ko po, ang maikling kwento ay isang uri ng hakdang pampanitikan na kung saan ilan lang ang tauhan, medyo maikli, hindi medyo, meron kasi maikling kwento na 3 pages, pero diba, at least, nakaya natin siyang basahin ng ilang oras lamang, hindi kagaya ng nobela na kung saan mahaba kasi marami siyang kabanata. So, hindi mo siya kayang tapusin ng isang oras or ng dalawang oras. So, parang mga isang linggo ang kailangan mong ilaan para matapos mo yun. So, meron tayong 10 uri ng maikling kwento. So, 10 yan. So, maaaring yung iba dito, ng uri ay nabasa nyo na. So, okay, tingnan na natin kung ano nga ba yung unang uri ng maikling kwento. So, kwento ng katutubong kulay. Ano ba ang kwento ng katutubong kulay? Sa kwentong ito, binibigyang diin ang tagpuan na kinabibilangan ng lugar at panahon kung kailan nangyari ang kwento. Tampok sa uring ito ang kapaligiran, kaugalian at uri ng pamumuhay ng tauhan. Kalimitan po dito sa kwento ng katutubong kulay, ipinakikita po kung ano yung kaugalian ng tao na kinabibilangan nung pangunahing tauhan. Kung halimbawa ba ay, kung siya ba ay taga-Nayon, ano yung kultura? Ano yung kaugalian na meron sa kanila? Kung siya ay taga-lungsod or sa bayan, ano yung makikita niyong kultura sa kanya? Or ano yung kaugalian na meron siya? Kalimitan po sa katutubong kulay, ito ay nagpapakita ng mga kaugalian at tradisyon na makikita sa mga Nayon or sa kabukiran. So, ang halimbawa po nito ay suyuan sa tubiga ni Macario Pineda. Suyuan sa tubigan, ibig sabihin sa palayan. So, bukid. So, makikita niyo dun sa kwentong ito kung paano nagliligawan noong unang panahon ang mga taga na yun. So, yun yung sinasabi natin, kwento ng katutubong kulay. Okay, next. Kwento ng pakikipagsapalaran. Dito naman ay nasa mga kapanapanabik ng pakikipagsapalaran at nakakasabik ng mga pangyayari ang binibigyang tiin at wala sa tauhan ng kawilihan ng interes ng kwentong ito. Dito naman sa uri ng maikling kwentong ito ay mas binibigyang focus yung mga pangyayari. Kung halimbawa, kagaya ito, pangarap at tagumpay ni Emerson Floho. So, pangarap at tagumpay, hindi yung tauhan ang binigyan ng focus, kundi yung journey niya or yung kanyang ginawang hakbang kung paano niya nakamit yung kanyang pangarap. So, binibigyan diin dito ay kung ano yung mga ginawa niya, kung ano yung mga hakbang na ginawa niya, ano yung mga suliranin na kinaharap niya para lang magtagumpay siya or para makamit yung pangarap niya. So, yun yung sinasabi natin, kwento ng pakikipagsapalaran.
Okay, next. Ikatlo. Ayan, medyo ito ay mas kung sa siguro sa lahat ng uri ng maikling kwento, mas gusto kong magbasa ng ganitong uri kesa dun sa pag-ibig. So, ito ay yung kwento ng kababalaghan. Mahilig kasi ako sa mga fictions at sa horror movies. So, mga di ka panipaniwalang pangyayari bukod pa sa mga katatakutan ang siyang tiin ng kwento. O, halimbawa, ang aswang sa Barrio Dekada 70. Diba dun pa lang sa title, makikita mo na na ay medyo nakakatakot to. May kababalaghan nangyayari to dito. So, dun sa kwento ng kababalaghan, isa lang yung dito ay pinapakita yung mga di ka panipaniwalang pangyayari. Ayun nga, kagaya ng aswang. Tapos yung mga tikbalang, o yung mga multo. So, makikita, present siya dito sa kwento ng kababalaghan. So, madali niyo itong matutukoy kasi basta pag nakakatakot, edi kababalaghan yun, ano? So, madali itong i-identify. Ito, pinaka-common na uri ng maikling kwento. Kwento ng tauhan. Sa kwentong ito, nangingibabaw ang diin at ang diin sa pangunahing tauhan. O, halimbawa, si Pinkaw ni Isabelo sobre Vega. So, matatakal niyo po ito sa lesson na ito. May papanoorin kayong video at doon niyo makikita kung sino nga ba si Pinkaw. So, sabi dito, kwento ng tauhan ay tumutukoy siya sa tao or binibigyang focus niya ay yung tao mismo or yung pangunahing tauhan. Kitap naman din sa title, di ba, si Pinkaw. So, si Pinkaw ay isang nanay na kung saan ay mahirap lamang siya. So, para masagutan niyo yung activity na nasa module niyo, kailangan niyo munang panoorin itong video na to ni Pinkaw. Pero meron din siyang masasearch kayo sa libro or meron din kayo masasearch sa internet. Kung gusto niyo magbasa, search mo na lang. Kung ayaw nyo magbasa at manood, pwede rin naman. So, ibibigay ko ang link. Okay, next. Ito, kwento ng katatawanan. Ang diin ng kwentong ito ay mga pangyayari at dialogo na kakapagpatawa at nagbibigay aliw sa mga mambabasa. So, kung dun sa kababalaghan, matatakot ka, dito naman sa katatawanan, syempre, matatawa ka. Kasi yung mga action or yung mga pangyayari dito ay talagang matatawa ka. So, ang halimbawa dito ay, may aso po inay na sinulat ni Juan P. Amoja. So, pwede niyo siyang i-research kung ano nga ba yung kung tungkol saan yung kwento na to. Okay, next. Ayan. So, sure ako, gustong-gusto niyo itong mga ganitong uri ng maikling kwento. Ang kwento ng pag-ibig. Siyempre, nangingibabaw sa kwento ang pag-ibig na karaniwang sa pagitan ng pangunahing tauhan at ng kanyang katambal. So, alam ko naman na, di ba, mga millennials kayo, mga grade 7 kayo. So, alam ko na bentang-benta sa inyo yung mga about sa love, about kay crush, di ba? So, etong kwento na to, alam ko, paborito ng marami. Kasi about siya sa love. So, di ba? Kapag kausapang pag-ibig, maraming kinikilig, maraming sumasaya kasi naiisip yung mga crush nila. So, ang halimbawa nito ay sa Bagong Paraiso ni Efren Abuel. Ito ay tungkol sa pag-ibig ng dalawang magkababata. So, kung gusto nyo panoorin o basahin siya, i-search nyo lang po yung title. Okay, next. Ayan, ito yung medyo mahirap gawain. Isa sa pinakamahirap gawin na uri ng kwento. Ang kwento ng kaisipan o psikologiko. Sa kwentong ito, sinisikap pasukin ang kasuluk-sulukang pag-iisip ng tauhan at ilahad ito sa mga mambabasa. Sinasabi ito na marahil ang pinakamahirap na isulat sa lahat ng uri ng kwento dahil sa pinapasok nito ang psikolohiya ng tao. Halimbawa nito ay lalaki sa dilim. Alam niyo yung kwento or yung cartoon na Detective Conan? So, masasabi siyang isang kwento ng kaisipan or psikologiko. Kasi, di ba, kung papanoorin mo siya, mag-iisip ka talaga. Iisipin mo, sino ba talaga yung pumatay? Paano niya nagawa yung mga ganoong bagay? Kasi itong psikologiko, sabi niya, ito ang pinakamahirap
nasulatin, kaya iilan lamang ang kwento na uri ng maikling kwento na ganito. Kasi etong masasabi ko na kapag ikaw nakagawa ka ng ganitong uri ng kwento, matalino kang tao. Kasi mapag-iisip mo yung tao, ano ba? Bakit? Saan? Paano? Yun yung tatakbo sa isip mo habang binabasa mo yung kwento. So kung gusto nyo basahin ng lalaki sa dilim, basahin nyo, maganda siya. Hindi ko pa siya natatapos, pero yung umpisa pala niya, as in mag-iisip ka talaga, anong meron sa kanya? Anong meron din sa taong ito? Bakit pinamagat ang lalaki sa dilim? Okay. So, kwento ng kanina. So, related naman, related lang siya doon sa kwento ng kaisipan. So, dito naman, ang kwentong ito ay punong-puno ng suliran ng hahabon sa katilinuhan ng babasa. Nasa mahusay na pagkakaubo, nasa mahusay na pagkakaburo o pagkakawin-kawin ng mga balangkas ang liin ng ganitong uri ng kwento. So, sample ay bilingang bato ni Edgardo M. Reyes. So, dito naman, kumbaga, mag-iisip ka rin. Iisipin mo rin paano nangyari yung mga ganito. Pero, sabi nga, hahamon sa katalinuhan. Ibig sabihin, talagang ma-enhance yung utak mo or mag-iisip ka talaga at matutuwa ka dun sa maayos na pagkakabuo or pagkakawin-kawin ng mga pangyayari. Kumbaga, dun sa psikolohiko or dun sa kaisipan, binibigyang diin niya ay pinapagana nito yung utak mo. Dito naman sa talino ay gagana yung utak mo dahil dun sa flow ng kwento. So, kung gusto nyo basahin yung gilingong bato ni Edgardo M. Reyes, so search nyo na lang po. Okay, next. Ayun. Kwento ng pampagkakataon. Ito ay kwentong isinulat para sa isang tiyak na pangyayari o pagkakataon gaya ng Pasko, bagong taon, at iba pa. So, halimbawa, pista sa nayon. Ito naman pampagkakataon na ito ay isinulat ito para sa isang partikular na selebrasyon. Halimbawa ay para sa Pasko, halimbawa yung maikling kwentong parol, so tumutukoy siya sa pagdiriwang ng Pasko na kung saan makikita ang parol. Ito po ay badali nyo mapatandaan kasi basta nakakita kayo ng isang significant event, ito ay masasabi na natin na uri ng maikling kwento na kung saan tinatawag natin kwento ng pampagkakataon. Okay, kwento ng kapaligiran. Sa kwentong ito, ang paksa ay ng mga pangyayaring mahalaga sa lipunan. Kadalasan, mga kwentong patungkol sa kaligasan ang tinataglay nito. Halimbawa, Maria Makili. So kapag ka ang kwento ay tumutukoy sa kung gaano kaganda ang bukid, kung gaano kaganda ang bundok ng Maria Makili, masasabi natin siya ay nasa uri ng kwento ng kapaligiran. Dahil sabi dito, kadalasan ang mga kwento ay patungkol sa kaligasan. So, ibig sabihin, kapag nakabasa kayo ng kwento na tumutukoy sa kung gaano kaganda ang bukid, gaano kaganda ang mga ilog sa ilog at bati sa kabukiran. So, pumapasok po iyon sa kwento ng kapaligiran. So, yun lamang po ang 10 uri ng maikling kwento. Kapag po may tanong kayo, huwag po kayong manihiyang magtanong sa amin na right med. Ano? So, I hope na may naintindihan po kayo sa diniscuss. So, meron kayong kailangan basahin na kwento, ang sastre. So, basahin niyo na siya para masagutan niyo na yung mga activities na meron dito sa module natin. So, since ito ay pang 2 weeks, so next week po ulit ako mag-upload ng para sa another lesson natin. Okay, yun lang po. God bless, Estation. Goodbye!